magsasabi kayo ng totoo, huwag magsisinungaling kayo. Sino ang pinakamaputing babae dito sa loob ng palasyo nito? Sabay-sabay sila. Sa'yo kayo po, kamahalan. Naku, ganita ba? Naku, hayop ka, negra, pangit, papatayin kita! Ganyan mga tao sa baba. Andun ako sa lunch na rin. Nagpunta kami sa New York. Yung Liberty, akala ko'y Virgin Mary. Bigla mo naman ako lumuho doon, gumanyan ako. Mama, stricto yan. Di ka pwede lumabas, di ka pwede makipagbarkada sa bakla. Kasi ang sinasabi niya sa akin noong pato straight, kay bakla yan, kay diretso yan, dahi, may laman yan sa baba. At pag yan, nakalusot, buntis. Mahirap yung kayod ako ng kayod. Tapos, mamayang konti, oh, ano nangyari sa'yo? Tamlay ka. Tapos, pretty soon, ma, hindi na ako nag-menstruation. Patay na. Bakit? Bakit nagsara yan? May sumara dyan. Mga ganun. Eh kung na may mangyari sa'yo, sa edad na batang-bata, napabayaan kita, ano naman ang mukha ko sa Diyos noon? Kaya ganun na lang kahigpit ako. Ngayon, pagdating nyo ng 21, bahala kayo magkarag-karag kayo dyan. Nasa inyo na yan. Do you think your way of disciplining your children, kami, effective ba? Naging effective ba? Naging effective ng konti. Doon sa mga hindi nasaktan, naging effective na nasakyan ako. Pero doon sa nakatikim ng konting sakit sa akin, may galit sila. Kasi siyempre sabihin nila, kaya hindi kita sinaktan kasi bunso ka. So, sabihin, mayroon sa isip nila yon. No, kaya ako sila sinaktan kasi ganito, ganun, ganun. Parang lumalabas na may favoritism. Wala akong favoritism kahit isa sa inyo. Lahat kayo, kinayod ko, pinalaki ko yan. Tad-tad ang pa ako nakatutong-tong sa entablado. Mabuhay lang tayo. Si pinakamalaking leksyon na natutunan mo, yung parang, ano ba yung napakagandang nangyari sa lahat ng ang pinakamaganda dyan, Day, kaya nagkaganon ako, nang makita ko ang nanay ko na may sakit. Kasi ayoko siyang mamatay dahil maputi ang nanay ko eh. Kasi gusto ko yung kulay niya. Tsaka, pagka natulog ng nanay ko, tsaka ako sa hinalikan sa hita, kasi ang puti talaga ng hita noon. Tapos sabi ko, pag umuubo siya, akala ko mamamatay na. Itatakot ako. Sabi ko, kailangan magtrabaho talaga ako, kailangan ko pa mabuhay ang nanay ko. Pero salamat na buhay pag isang matagal din yan. Oh, I think the biggest lesson na natutunan mo is how to respect and give the utmost love to your mother. I suppose I wanna know if there's anything you would like to tell me. Parang isang malaking leksyon na gusto mong ibahagi sa akin. Ay siguro hindi mo pa nasasabi. As a mother. Bilang isang ina, wala na akong leksyon na maibigay sa iyo. Alam mo, marami kang ginawa bilang isang ina na hindi ko rin nagawa sa buhay ko. Bilang isang mother, marami akong pagkukulang sa mga anak ko. Kaya yung ginawa mo ngayon sa anak mo, sumaludo ako dahil nakita kong ginawa mo kay Sabi na hindi ko pa nagawa kahit isa sa inyo. So, kaya sabi ko, wala na akong masasabi pa na pupurihin kita na ganito ang ganun. Kitang-kita ko ng ebidensya na talagang ibang klaseng ina ka. Thank you for that comment. I appreciate that very much. Yes. With my mom, I'm very proud of her. I'm very proud of you because you have exceeded most of our expectations. Yung expectation namin sa'yo as an entertainer, you broke boundaries, you broke the rules, nakalusot ka kahit may kulay. And for us na sumusunod sa yapak mo, talagang pati kami nakasunod. Kasi wala na yung barrier na hindi pwede ang itim. Hindi po lahat ng mag-ina ay nagkakasabay ng landas, especially in their line of work. Kami, pareho pa kaming nasa entablado and we're still hoping that my daughter now, Sabria, will kind of rush and follow my mother and I so na maybe someday, one day, the three of us will sing together. Lion! Okay lang yun, Day. Okay lang. Ganun talaga buhay. Wala tayong magawa dyan. Si business talaga buhay natin, dyan tayo na buhay. No? Kaya nga gusto ko sana mahaba ang buhay mo kasi sayang naman kung hindi mo siya makita. Mahaba talaga ang 105. Malas ka sa iba mong anak, naiinis ako kaya gusto ko man lang sana kahit sa akin. Eh,
ano, hanggang 1.5 ako. Mahaba ano, pa ang sacrifice mo sa akin. May 1.5? Budget ba yan o metro? Di basta ako. Hanggang 105 ako, ikaw. Di basta ako hanggang makakaya ko, saluhin kita. Yan ang binigay sa akin ng Diyos. Itong ina na ito ay malaking na itulong sa akin. Kaya, thank you, ma'am. Eh, ako naman ngayon ang tagapayo sa iyo. Ano naman dala-dala nitong tao nito? Para ako na nga eh. Para kinakabahan ako. Ikaw ba sigurado ka na itong bulaklak nito rinigalo mo o nagmamadali ka lang? Kasi... Ano nagmamadali? Kinakabahan ako. Itong amoy nito parang lagi kong naaamoy sa klo ni Larry. Uy, maganda nga ang pagkakagawa ngayon ng bulaklak. Mataas ang budget. Maganda pagkagawa. Pero, ano bang inaapura mo? Hindi, walang nag-aapura. Paglagay yan sa altar, huwag ka na magreklamo, mahal yung ganyan. Oo nga, panlagay nga sa... Pero kinakabahan ako pag nakakita na ganito, para bang, it's time to go. Ano kayo siya? Ah, basta, sana, ngayong nag-guest ka dito, bigyan kami ng swerte na yung sinabi mo kanina. Ah, suswertihin talaga kayong lahat dito nasa loob. Mm. Kasi ako nagbukas nitong pangatlo and it's my birthday is the 3. Is my lucky number is 3. 3? My lucky third number is 3. Tama, tama. Nobody will break the 3. That's the heavy number from heaven. Wow. 3. Bakit 3? Yun ang ano, binigay ng Diyos na power sa God Father, sa Holy Spirit. God Father, Son, Holy Spirit. Yes. Kulang pa. Well, thank you. You made our day. Is there anything else you'd like to say? The only thing that I can say is I hope magkakaroon ako ng pera ulit. Si Mama sa perfect profile. Yun yung sinasabi ng maraming photographer. Tapos sabi mo, pangit ka, biruin mo yan. Perfect profile. Kung ano nandito rin. Pantay na pantay. Number one. Oh. I love my mama. I love you. You know what I'm saying? I love you from the bottom of my heart. You know, my heart's right here. Oh. Ah! Ha 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 ha.